sa Panginoong Diyos lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng sandinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipo ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sama-sama tayong dumudulog sa Kanya. Sama-sama tayong nananalig sa Kanya. Sapagkat naniniwala tayo, Siya ang bukal ng kagalingan, biyaya at kapayapaan. Upang tayo maging dapat makinabang sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. At sa iyo nyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maasahan. Sa kagandahang loob mo, kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga niya siya ng Diyos.
Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya na isang daong upang siya tang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo o Poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagniningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pa't sino mang makapagpapaputi ng ganon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula dito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya.
Pagdakay, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama doon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus. Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtatanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong sila ni Jesus, bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat maunang pumarito si Elias? Tumugon siya, parito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo, pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto niya ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng Poong Hesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at sa mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tayong lahat ay narito sapagkat inanyayahan tayo ni Jesus sa Sareno. At naniniwala ako, tayong lahat ay narito sapagkat nananalig tayo sa Kanya. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Narito tayo dahil nananalig tayo sa Kanya. Nananalig tayo kay Jesus Nazareno. Natitiyak ko marami dito galing pa sa mga malalayong lugar. Hindi inindi ang hirap ng biyahe, ang delikadong panahon at sitwasyon natin dahil may pandemya pa rin. Natitiyak ko mayroon naririto na may sakit o nananalangin para sa may sakit. Natitiyak ko mayroong nagsisimba rito, nagtatanong at humihingi ng gabay, nang lilimos ng kapayapaan at lunas. Naritong tayo sapagkat nananalig tayo kay Jesus Nazareno. Ang nananalig kay Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. Napakaganda po ng sinabi sa unang pagbasa tungkol sa pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, nananalig tayo hindi lang dahil ibinibigay lahat ng ating hinihiling. Nananalig tayo hindi dahil wala na tayong magiging problema, karamdaman o pabigat sa buhay. Hindi po yun ang dahilan ng ating pananalig at pananampalataya. Bagkus tayo'y nananalig sa Kanya sapagkat nagtitiwala tayo kay Jesus Nazareno. At ano rin ibig sabihin nun? Pag pinagkakatiwalaan mo ang isang tao, alam mo na ang kanyang gagawin ay katiwa-tiwala. Alam mo ang gagawin ng taong pinagkakatiwalaan mo,
sang-ayon ka man o hindi, ay makabubuti para sa iyo. Yun po ang ibig sabihin ng pagtitiwala at pananalig. Binubuksan natin ang ating puso upang ang kalooban niya na pinakamaganda sa lahat, pinakamabiyaya sa lahat, ang siyang mangyari sa atin. Kaya nga, ipinakita sa atin, may tatlong bagay daw na ginagawa ang pananalig. Sabi sa unang pagbasa, dahil sa pananalig, si Abel ay naghandog ng mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Ang tao raw na may pananalig, dalisay ang alay, dalisay ang dasal. Hindi natin inaantay ang sagot bago tayo maniwala. Ngayon pa lang naniniwala tayo kay Jesus Nazareno. Iba man ang ibigay niyang sagot, naniniwala pa rin tayo. Sapagkat sabi ko nga, katiwa-tiwala si Jesus Nazareno. Kapag ang tao'y may pananalig, ang kanyang dasal umaabot patungong langit. Ang pananalig naghahandog ng mabuting hain. Ikalawa, sabi, ang pananalig, dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Ang ating pananalig, lalo na kapag tayo nagdadala ng krus, ang siyang magtatawid sa atin sa tunay na buhay. Ang taong walang pananalig, kamatayan ang katapusan. Ngunit ang taong may pananalig, dumaan man sa matinding pagsubok at paghihirap, ang kanyang haharapin ay ang kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Kaya nga siguro, napakalapit ng puso natin kay Jesus Nazareno. Ang nakikita nating Jesus sa altar, hindi maluwalhating Jesus, kundi naghihirap na Jesus. Hindi yung matagumpay na Jesus, kundi Jesus na pasan-pasan ng krus at nagdurusa. Ngunit tandaan natin, ang nakikita din natin sa altar, isang Jesus na punong-puno ng pananalig sa Ama. Kaya nga't hindi siya iginupi ng kamatayan. Kaya nga tayo dumudulog sa Kanya sapagkat alam natin siya ang bukal ng buhay. Ang pananalig ang maglilipat at magtatawid sa kabilang buhay, sa kaligtasan. At sabi rin sa pangatlo, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Ang pananalig din, nagsisilbing babala. Tumutulong sa atin malayo sa kasamaan at kapahamakan. Sapagkat kung tayo nananalig kay Jesus Nazareno, niyayakap natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang katotohanan, ang kanyang kagandahang loob. Kaya nga nabibigyang babala tayo sa ikapapahamak natin. Ang taong nananalig, iniligtas sa kapahamakan. Mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin sa misang ito. Madagdagan ang ating pananalig. Sa Ebanghelyo nakita natin, nagbagong anyo si Jesus. Nung una, parang nakakabilib si Pedro. Anong sabi ni Pedro? Dito na lang tayo. Kasi nakita niya, maningning si Jesus.
Nagluluwalhati si Jesus. Pero sandali lang yung tagpong iyon. Kasi nga, hindi pa nabubuhay na mag-uli si Jesus. Pansinin ninyo, nung nagbagong anyo si Jesus, ano sabi ni Pedro? Dito tayo, kasama mo ako. Pero pansinin ninyo, matapos ng ilang linggo, nang si Jesus na ay nasa krus, nasan si Pedro? Hindi mo na makita. Kung dati-rati sabi ni Pedro, dito na lang tayo, sasama ako sa iyo. Nung nakita niya yung naghihirap ni Jesus, itinatwa niya at iniwan niya. Kulang sa pananalig, lalo na sa gitna ng paghihirap at pagdurusa. Mauunawaan lang ni Pedro bandang huli, hindi dapat katakutan ng krus. Hindi dapat iwan si Jesus na nagdurusa. Sapagkat mapagtatanto ni Pedro, katiwa-tiwala si Jesus. Mga kapatid, huwag natin iwan si Jesus kapag tayo dumadaan sa matinding hirap. Huwag panghinawaan ang ating pananampalataya kapag minsan ang mga panalangin natin hindi nasasagot. Sapagkat si Jesus Nazareno, katiwa-tiwala. Walang ibang hangad si Jesus Nazareno kundi ang pinakamabuti para sa atin. Nawa, matagpuan natin yun. At yun ang panghawakan natin sa mga sandaling bigat tayo sa mga krus natin sa buhay. Sa mga sandaling gusto nating sumuko na at talikuran siya. Kaya kasiguro pinagsimba ngayon ni Jesus Nazareno, gusto niyang sabihin sa iyo, manalig ka. Huwag kang matakot. Sasamahan kanyang magbuhat ng krus. Sasamahan kanyang maranasan ang mga paghihirap at pagdurusa ng buhay ngayon. Sasamahan kanya kapag nadadapa ka at bumabagsak ka. Huwag mo siyang iwan. Patuloy mo siyang pagkatiwalaan. Patuloy kang manalig sa kanya sapagkat tangan niya ang buhay na hinahanap natin, ang buhay na pinakamainam sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng banal na misa, iyuko natin ang ating mga ulo at manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, nananalig kami sa iyo. Tanggapin niyo po ang aming mga dasal, lalong-lalo na para sa mga may sakit at nangangailangan ng iyong awa at tulong. Nananalig kami sa iyo sapagkat nagtitiwala kami sa iyo. Patawad po kung minsan kami nakakalimot, kami lumalayo sa iyo. Kapag dumarating po ang sandaling iyon, tawagin mo kaming muli. Pabalikin muli kami. Buksan niyo po ang aming puso para maging handa kami sa iyong pagpapala, sa iyong lunas, sa iyong biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, nananalig kami sa iyo. Pagpalain niyo po kami. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, nagbagong anyo ang ating tagapagligtas sa harap ni na Pedro, Jaime at Juan sa itaas ng bundok at nakita nila ang kaluwalhatian ng Diyos.
Halina't hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating dasal. Ang tugon natin, Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan sa pamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, naway akayin tayo sa kaluwalhatian ng makalangit na tahanan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tayo naway magawing laging mulat sa tuwin ng presensya at tuwalhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin ang pakapiling ng Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagkakasakit, naway ang nagbagong anyong si Kristo ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa banal na pagkakita sa banal ng kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandal ng aming buhay. Tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nakakasalamuha namin at makita ng iyong kamay ang gumagalaw sa bawat sandali. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at talak mula sa aming kamay. Sa'yong kabutihan magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan ng iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan na iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinangi ang mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon,
Hosana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin madagdagan ng ating pananalig kay Jesus Nazareno. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nakakalimot, lalo na kapag kami nakakaginhawa. Patawad po kung kami nagdududa, lalo na kapag kami nahihirapan. Linisin niyo po kami, Panginoon. Patatagin niyo po ang aming pananalig. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas. Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Silang inibig na kita, bawat sandali ng iyong buhay ginagabayan kita. Alam ko kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita, karamay sa iyong pag-isa, sa iyong paghihirap at pagdurusa, ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatian,
kanagmay di ka iiwan, hindi ka mag-iisa, ngunit bakit nangangamba, bakit kayo natatakot, wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig. Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin ika'y iniibig? Ako si Jesus, iniibig kita. Announcement. Sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos po ang misa ng ikalima, ay idaraos po ang paraliturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at meron din pong papagpapangpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ang pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kani-kaniyang pamaraan. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik,
Mangyari lamang na maupo muna ang lahat nang nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang kulay ng inyong inuupuan. Bago po kayo lumabas ng simbahan, tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa simbahan ng Quiapo. Salamat po sa inyong pakikilahok sa banal na misa. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdalala dito ng pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan at nasalanta. Ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay naghahatid sa atin sa misyon. Hindi lang dasal, kung hindi sa pagmamahal at pagmamalasakit at paglingkod sa ating kapwa. Patuloy nating ipagdasal ang isa't isa. Sinasabi sa iyo ngayon ni Jesus Nazareno, huwag kang matakot, huwag kang sumuko, manalig ka. Nananalig tayo sa Kanya sapagkat Siya'y katiwa-tiwala. Sapagkat alam ni Jesus Nazareno, ang pinakamainam, pinakamabuti para sa atin. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na.